Yan ang sinasabi ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni San Juan, Kabanata 6, talata 37 hanggang 40. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban niya. Huwag kong pabayaan mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muli kong buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakita at nanalig sa anak ng Diyos, sa anak, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ito ang salita ng Diyos. Pag-asa, sapagkat ikaw ang aming Ama na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Ama, dahil sa iyo kami ay may pag-asa, sapagkat ikaw ang tumawag kay Josephine Orlando mula sa daigdig na ito para sa isang buhay sa piling mo. Ama, alalahanin mo ang pangalang ibinigay ng ibang tao na kung saan siya ay nakilala kahit na siya ay namatay na. Ang pangalang isinulat mo na sa iyong palad. Sa pamamagitan ng pangalang iyan, tinawag mo siya upang makabahagi sa Jesucristo. Amen. Sundan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Corinto. 1 Corinthians chapter 15 Verse 12 to 24. Ngayon, kung ipinangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhay muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo, at walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bula ang saksi ng Diyos, sapagkat
Pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit ng tao na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay. Nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin ay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay, namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit, ang bawat isa sa kanya-kanyang nakdang panahon, si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At karating ang wakas, pagkatapos malupit ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Amang ang paghahari. Ito ang salita ng Diyos.
tayo.